Magandang araw guys, welcome back sa aking YouTube channel. Sa ngayon po eh, medyo maiba yung aking upload na yung aking i-vlog ngayon kasi ituturo ko po yung kung paano i-activate yung on delay, off delay, saka on off delay dito sa Entes ano, MCB 20 time relay. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano anong gagawin doon, paano ang wiring ko. So kung paano yung setup dito yung sa ano, sa time niya. Asa ka diyan sa kanyang ginamit natin dyan ay ano muna no, parang ano lang yan, simpleng setup lang, pansamantala lang ba, gumamit lang ako dyan ng ano yan, plug lang, sasaksak lang siya dyan sa socket. Iwawiring ko muna, iwawiring natin siya dyan, dadaan muna siya sa normally open na switch. Ayan yung nag-wire na nanggagaling sa normally open na contact ng selector switch. Nilalagay natin siya sa ano, sa A1, sa A1 natin nilalagay. Yung A1, yun yung A1 sa A2, yun yung coil ng ano na yan. Yun yung coil ng time relay. Parang parehas lang diyan sa contactor sa kasa relay na normal na relay. Ayan yung coil nila, yan yung A1 A2. So yan yung tatlong ano na yan sa taas na, yun yung i-adjust mo. Yung tatlong meron yung sa taas na yan. May titing na natin. Ayun, tingnan nyo yun. Testingin natin. So, yung nagbiblink na yan, bago mga seconds yan, sa seconds yan. Yung nasa taas. So, bago siya mag-on, ilang seconds, saka nag-on yan. So, on delay siya. On delay yung on yan. Kahit naka-on na yung switch, hindi pa agad nag-on yung ating output. Mamaya, bilalagyan natin ng output yan para malaman natin kung paano siya gumana. Ayun yung on delay niya, no? Tingnan niyo yung ano. Ang ating ano diyan nakalagay yan sa ER, no? Tingnan niyo sa baba, pangatlo. Pag ganun yung ating ano, delay on delay siya, nasa ER ilalagay natin yung nakatian na diyan yung arrow diyan, no? Doon. Doon siya, di ba? Ngayon lilipat natin siya diyan sa EM. E tsaka M, no? Yun naman yung ano, mag-on siya tapos magde-delay yung off niya. Ayan, tingnan natin, subukan natin. Ayan o, oh, naka-on na siya, di ba? Yung ilaw na yellow, naka-ilaw na. Tapos nag-blink yung timer doon. Saka siya nag-off. Ayan yung seconds na nasa taas na timer na may nag-blink. Tapos yung nasa gitna, diyan mo siya adjust kung gusto mong i-adjust pa ng ilang minutes o yung oras. Doon i-adjust mo yung nasa gitna naman. Ngayon naman nililipat natin sa EF. Yun yung ano, on off, on delay saka off delay. Ayan, tingnan niyo yung on natin ha. Nagbi-blink na siya, ilang seconds yan bago mag-on. Ayan, oh, tapos nagbi-blink pa rin siya, ilang seconds naman siya bago mag-off. Ayan, yun lang i-adjust mo yung nasa baba.
Mag-a-adjust ka lang dyan sa taas sa una at saka sa pangalawa kapag gusto mong dagdagan o bawasan yung seconds o minuto ng iyong ano bago tumandar yung iyong output. So yan, nakikita niyo yung nagbi-blink-blink na. Segundo, kung ilang blink yan, yan yung ilang segundo siya bago mag-on, ilang segundo bago mag-off. Mamaya, subukan natin lagyan ng output. Yung output ko na yan, lalagyan, subukan kong lagyan ng ano, yung temperature controller para makita niyo lang yung paano gumana. Yung aking temperature controller na yan, si Ryan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na mag-on talaga yung blink na yan, mag-on yung ano, yung output natin gagana. Kaya iilaw yung aking ano na yan mamaya. Yung aking sample na output, yung aking temperature controller. So yung ating temperature controller, no, yung kanyang isang, kasi meron niyang 220 at 220 ang output ng aking input. Ang input ng aking timer sa kanong aking temperature controller. Kaya yung isa ilalagay ko na sa neutral. Tapos yung sa A1, nilalagay ko siya dun sa normally open. Sa normally open contact ng time relay. Para dun natin malalaman kung gumagana siya. Ayan, tingnan nyo yan, no? Normally open dyan. Diyan mo siya lalagay sa ano, no? Sa 18 para sa normally open para mag close at open siya. Iilaw yung aking ano, yung aking temperature controller. Sundan niyo lang yung guys kung paano ko winaringan yung ating output. Kasi yung ating output na yan, yan, pwede natin gamitin yan sa relay o kaya sa contactor. Para doon tayo makukuha ng ating kinokontrol. Pag may kinokontrol tayong motor doon, o kung ano, heater, yan siya magkukontrol. So yun, yung sa ano kanina, no? Dyan yung kinunik ko dyan sa, ano? Sa A1. Tapos naka-connect siya dun sa ano? Sa 16. Ay, sa 15 pala. Nakunik siya sa 15, tapos sa 18 yung output. No? Ayan, no? Para pang nag-on yung ating time relay. Ayan, gagana yung ating output na temperature controller. Ayan, tingnan nyo, panoorin nyo. Hirap tayo kasi wala tayong ano, wala tayong lalagyan ng ating ano na yun. Nakapatong lang sa mesa. Ayan, tingnan nyo, naka-ano na yan siya sa on-off delay. On-delay, off-delay yan. Tingnan nyo. Ayan, naka-on na siya, no? Ayan, saka na ilaw yan. Umilaw yung green. Ay, yung yellow. Yes, saka naman gumana yung ating temperature controller. Tapos nag-off naman siya, no? Nag-off yung yellow, nag-off rin siya. O, ganyan. Ganyan yung magiging takbo ng output natin pagka ganyan ang ginawa natin sa ating relay. Nag-on siya delay, nag-off delay siya. So, i-adjust nyo yan, yung dyan lang sa ano na yan. Yung tatlo, AR, EM, saka yung EF. Sundan nyo lang yan kung paano ko ginawa yan. Oh, yan. Hindi yan naman ako sa off delay. Yan, pag on ko, naka-on na yung ano, di ba? Oh, tapos yan, off nga siya ngayon.
Ayan, sa on-delay naman tayo. Ayan, no, bago mag-ilaw yung ano, output natin doon sa baba. O yan, yung output nating temperature controller. Pero dahil sira yan, kaya kung may fail yan, sira yung aking ano niya, temperature controller. Pero ganyan lang po guys yung pag-wiring namin. Ganyan lang pag-wiring ng time relay. Saka pag-adjust ng kanyang off delay, saka yung on delay, saka on off delay. Okay guys, maraming salamat. Sana may matutunan kayo dito sa aking bagong vlog na to. Don't forget to subscribe my YouTube channel guys.